Ang bracelet na ito ay maaaring magdala sa iyo ng walang katapusang swerte. Sinabi niya kay Harry na natalo na ng maraming beses. Sa oras na ito, isang babae ang lumapit at sinabi kung susubukan mong tumaya. Kakaibang tingin ang binigay sa kanya ni Harry. Si Harry ay tumaya ulit. Inilagay ng babae ang kanyang kamay na nakasuot ng isang sinaunang bracelet sa balikat ni Harry. Naghanda si Harry upang tumaya sa ikalawang pag-ikot. Unang pusta ng mga cheats siya ay nanalo. Sinabi sa kanya ng babae na pusta na lang ang lahat. Kahit maubos na sa kanya ang lahat, nagatubili sandali si Harry at nagpas siyang itaya ang lahat. Hinawakan ulit siya. Sinabi sa kanya ng babae na gawin itong muli. Ano ang sinabi mo? Piliin muli ang itim na sampu. Si Harry ay medyo tuliro, ngunit pinili niyang paniwalaan ito. Ang lahat ng mga cheats na sampu ay direktang hinawakan ng babae ang kamay ni Harry. Nang maglilipat ang waiter ng pag-ikot, ang kanyang pansin ay nakuha sa tawa ng isang babae. Sa isang pagdulas ng kanyang kamay, dali-dali niya itong sinalo at pinaihit ulit ang bracelet. Ang biday tumama ulit sa sampu. Tuwang-tuwa si Harry at pinunta ang dalaga sa silid. Nagising kinabukasan, nag-iisa siya sa kama. At ang kaliwang kamay ay nakalagay sa misteryosong bracelet na iyon. Hindi niya ito hinubad. Tumingin siya sa paligid, nakita niya ang salitang good luck sa salamin. Si Harry ay isang detective. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng kasong pagpatay at nagmaneho na siya, ngunit ang isang crane sa kalsada sa unahan ay kumukuha ng kargamento. Biglang may isang pusa na tumakbo sa gitna ng kalsada. Nagmadali si Harry sa preno at nahulog lang ang kargamento. Medyo nagpapasalamat siya. Ngunit sa oras na ito, hindi niya alam na ito ay dahil sa bracelet. Si Harry ay sumugod sa pinangyarihan ng pagpatay upang tingnan. Ang namatay ay boss ng field di kahapon. Matapos ang isang mahirap na pagtatanong, alam niya. Ang boss ng field D ay minsang nagdamdam sa isang lalaking nagngangalang Gray. Babalik si Harry sa istasyon ng pulisya at nakita niya ang ama ng Marvel sa kalye. Ito ay isang pulseres na maaaring magdala ng walang katapusang swerte. Maaari kang manalo tuwing ikaw tataya. Ang bawat kasamaan ay naging matagumpay. Ngunit habang ikaw ay mapalad, ang mga tao sa paligid mo ay maaaring malas. Isang batang babae ang nagbibisikleta patungo sa paaralan. Isang tao sa gilid ng kalsada ang umatras at hindi sinasadyang tumingin sa dyaryo. At hindi nga ito napansin na atrasan niya na pala ito, at nagmadali si Harry sa ospital. Ang anak na babae ni Harry na nasaktan ng kotse. Sa kabutihang palad, hindi siya seryosong nasugatan. Ang babaeng nasa bukid ay dumating dito bago maggabi na. Sinabi niya kay Harry na nasa panganib ka ngayon. Alam kong mabuting tao ka, kaya inabot ko sa iyo ang bracelet. Ang may suot ng bracelet ay papabaran ng Diyos ng swerte. Hindi naniniwala si Harry. Hindi mo ba nararamdaman? Ang swerte ay may kaukulang kapalit. Ang kaso dito ay nakahahalina at nakumpirma na ang hinihinalang si Gray. Naghanda si Gray na tumakas mula sa daungan. Ngunit ginulo ng kanyang katulong ang plano, kaya tumakbo si Gray sa steamboat. Si Harry at ang kanyang katulong ay nagmaneho din ng motorboat upang makahabol. Masyadong malabo ang ilaw sa gabi, direktang tumama si Harry sa kargamento at siya ay tumaob. Natigilan ang katulong at lumubog sa ilalim ng tubig. Ang paa ni Harry ay nabalot din sa lubad. Ang kamay lamang na may bracelet ang lumitaw sa tubig. Isang kalbo na may hawak na kutsilyo na handa siyang tagain. Ngunit biglang nagkaroon ng apoy sa tapat ng barko. Sigaw ng karamihan at tumingin ang kalbo. Nakalas ni Harry ang lubad at inagaw niya ang kutsilyo. Sa oras na ito, ang tunog ng flauta ay tumunog at ang dalawa ay tumakas sa isang bangka. Sumisid siya sa tubig at sinagip ang katulong. Hinawakan ng bracelet. Kakaiba ang naramdaman niya sa nangyari ngayon lang. Dapat magkaroon ng visa si Gray kung nais niyang umalis sa bansa. Nalaman ni Harry na ang lalaking may balbas ay manloloko. Ang lalaking ito ay naglagay ng isang card D sa kalye. Alam ni Harry na ang tatak na kalye D na ito ay mahirap. Hindi ito madaling mahuhulaan. Nais niyang subukan ang lakas ng bracelet. Patuloy na lumilipat ang mga card, dahan-dahang pinindot ito ni Harry, nanalo siya. Ang taong may balbas ay medyo hindi nasiyahan. At sinabing isang beses pa. At nanalo siya ng apat na beses at para sa ikalimang beses. Pumayag si Harry, pinindot ulit ang kamay, at nanalo ulit. Ang taong may balbas ay hindi makapaniwala. At sabi nito, isa pang laro. Maglalaro sila ngunit walang taya. At pumayag si Harry. Hindi tiningnan ni Harry ang mga card sa oras na ito, at patuloy na nakatingin sa balbas na tao. At pumili ulit ng card ito. Tumama pa rin ito. At nagalit ang may balbas na tao. Naglakad si Harry kasama ang telepono ng may balbas na tao ito nang biglang nahulog. Pinuntahan nila ang may balbas na tao ayon sa lokasyon. At nakita ito ni Gary at agad nitong sinuntok at napadapa. Sa ilalim ng mga banta, natuntun niya ang lokasyon ni Gray. Naintindihan ni Harry na ang mga pulseres ay maaaring makapagbigay ng swerte. Kaya napunta siya sa track ng dog racing. Nais niyang subukan kung talagang kamanghamangha ang bracelet. Ang unang laro ay madali siyang nanalo. Sa pangalawang laro, bumili siya ng numero 1 na aso upang manalo. Sa pagsisimula ng laro, ang numero 1 ay malayo sa unahan. At ang numero 6 ay nasa dulo. Nakita niya na ang matandang lalaki sa tabi niya ay bumili ng numero 6. At sinabi niya dito na magpalit sila ng tiket. Nagulat ang matanda. Makikita na ang numero 1 ay malapit nang umabot sa dulo. Ang mga tauhan sa control room ay natapon ang sa baso ng tubig. Ang aparato ng pagkontrol ng Greyhound ay nasira. Sunod-sunod na huminto ang mga aso. Ang numero 6 lamang ang tumuloy hanggang dulo. Nagulat si Harry at lubos na naniniwala sa lakas ng bracelet na ito. Pumunta siya at ang kanyang katulong ay pumunta sa istasyon kinabukasan. Ayon sa naunang impormasyon, huhuliin nila si Gray sa istasyon ng tren. Saktong sasakay na siya sa sasakyan
sasakyan ay tumigil si Harry. Agad na sinabi sa kanya na si Gray ay hindi sumakay sa kotse, ngunit nagpunta siya libing nang namatay. Ito lang ang pagkakataon na mahuli siya, ngunit sabi nito magtiwala ka sa akin. At niyaya niya ito sa simbahan, at mag-isang umamin si Gray sa simbahan. Nakita niya si Harry at mabilis na tumakbo. Hindi sila magkasing bilis ni Harry. Sa isang iglap lang ay tumakbo si Gray sa flyover, at tumitingin sa kotse sa kalsada na walang tigil. Hinawakan niya ang bracelet at huminga ng malalim, at tumakbo ng tuloy-tuloy sa gitna ng kalsada, at tumalo ng bakod at tumakbo sa kabila. Walang sasakyan na bumagal, ngunit hindi siya nasaktan. At dinala niya si Gray na takot at isinama siya pabalik sa himpilan ng pulisya. At nang nasa istasyon na siya ng pulisya at nakita ni Harry ang lahat na nanonood ng TV, napausisa siya na isang piraso ng balita na nagpapaisip sa kanyang ulo. May aksidente sa tren. Ito dapat ang sasakyan nila. Tulad ng sinabi ko dati, balanse ang lahat. Kung siya ay mapalad pagkatapos ay may isang taong malas. Kung ikaw ito, paano mo gagamitin ang bracelet na ito?